Ito yung mga good news sa kaperahan, guys, no? Parang bibigyan kayo ng good news, may matatanggap kayong good news sa kaperahan, mga kapiksi, para unti-unting gumalaw yung buhay nyo, unti-unting umasenso, mga kapiksi, at saka at the same time, pwede din kayong makatanggap ng good karma, at saka maraming tao na parang sa paligid mo na nagiging instrumento. Parang sila yung nagiging daan, nagiging tulay, hindi mo nare-realize, natutulungan ka pala nila, nagkakaroon pala sila ng ambag sa buhay mo, ganyan. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pangalan ng episode natin or pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran. Para ngayong August to September para sa Libra, Sun Moon Rising Sign and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapixie. So, yung new moon, guys, ngayong August ay sa August 2, August 4. Tapos, yung new moon sa September ay sa September 2, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ito yung new moon message para sa inyo, guys. As in, new moon na new moon talaga, no? A new start is coming. Bagong simula, mga kapiksi. Bagong simula, bagong journey, bagong pag-asa, bagong paglalakbay, bagong adventure, bagong chapter sa buhay nyo, mga kapiksi. So, i-mind-mind nyo na yan lahat ng pagbabago sa buhay nyo. And we have to understand, guys, no, bawat gising is a blessing. Sabi nga, di ba? Bawat araw na gumigising tayo, mga kapiksi, ay isang blessing mula sa taas. So, wag nating sayangan yung araw-araw nating pamumuhay. Wag nating sayangin sa mga pagmumukmok, sa mga pag-aalala, sa mga stress, sa mga worry. Instead, spend natin yung araw natin, yung buhay natin sa paggawa ng mabuti, paggawa ng mga maganda, focusing on positive things, di ba? Appreciating yung mga blessings. Salamat po, buhay pa kami. Salamat po, nakasurvive pa kami. Salamat po, nakakabangon pa kami, sama-sama kami, nakakain pa kami, di ba? Dapat ganun yung ating mindset sa araw-araw, mga kapiksi. Okay, kasi lahat naman tayo nakikitaan lang sa buhay na to, guys, no? Lahat tayo may expiration, so i-enjoy na lang natin yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, okay? And attune to the moon, guys. I'll see it when I believe it. So, ito yung common misconception ng mga tao kasi yung iba, sinasabi nila, maniniwala ako pag nandyan na, okay? To see is to believe, ika nga ng maraming tao. Hindi sila naniniwala hanggat hindi sila nakakita ng evidence. When in fact, kabaligtad rin yan sa totoong buhay. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, totoo, whatever you perceive to be true is always pushed out in your reality. Mapupush out sa inyong reality, mga kapiksi. So, whether tama ka or mali ka, basta pinaniniwalaan mo yan, it's pushed out in your physical reality. In short, for example, naniniwala ka na malas ka, malas ka. Yung evidence na nakikita mo sa physical reality mo, puro kamalasan. Why? Kasi yun yung pinaniniwalaan mo, malas ka. Pero kung naniniwala ka na swerte ka, swerte ka. Yung makikita mong evidence sa physical reality mo is puro circumstances na swerte ka. Okay? So, that's how life works, mga kapiksi. So, kailangan yung mga perception nyo is yung mga magagandang bagay na gusto nyong paniwalaan para yun din yung mapush out sa inyong physical reality. Additional meanings for this card, guys. A new start is coming your way. So, sabi ko nga, guys, no? A new start is coming. It's on its way. So, maging excited kayo, guys. Maging masaya kayo. Maging ready kayo sa pagtanggap nitong mga bagong blessings na to. You will start to feel more hopeful about getting what you want. Talaga magkakaroon kayo ng pag-asa, guys. And dapat talaga, guys, no? Bigyan nyo ng pag-asa yung sarili nyo para mas lalong tumibay yung inyong paniniwala, mga kapiksi. Kailangan nandun kayo sa receptive state palagi. Pag sinabing receptive state, ready to receive, no?
handa sa pagtanggap ng mga blessings at mga biyaya. Your belief that your dreams can manifest is working well. Kung naniniwala kayo na mamamanifest nyo yung mga dreams nyo, yes, definitely guys. Palagi ko ang sinasabi sa inyo, you can be, do, and have anything that you want. So, focus lang. Kailangan nyo lang i-focus yung attention nyo. Minsan kasi, yung attention natin nakafocus dun sa mga reklamo, sa mga problema, sa mga stress, sa mga worry. Kaya, ang napupush out lalo sa ating physical reality is more problems, more worry, more stress, diba? And you have to forget about the past, mga kapiksi. Kailangan mag-move on na. Kasi bagong simula na, no? Yung past, tapos na yun eh. End na yun. So, hindi nyo na yung kailangan sa buhay nyo. Start afresh. Mga kapiksi, embrace nyo yung mga panibagong simula sa buhay nyo, guys. Okay? So, i-mind nyo to, guys. Mind, no beginning, no start, no journey, no chatter, no adventure. Yan. I-mind nyo na yan, guys, sa comment section. So, tingnan natin, guys, yung mga magaganap sa inyo ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys. Abang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay mo nit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, ang ganda lang promo natin for August, magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal. So, pampaswerte sa pera, sa buhay, at saka sa love life, mga kapiksi. So, i-avail nyo na worth 1,500 yung freebie na yan. So, avail nyo na, guys, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng jowa nyo, guys. 30% discount until July 31, August 31. So, i-avail nyo na, guys. So, for some of you, Libra, guys, kaya i-represent ng Queen of Swords, mga kapiksi. Ito, guys, ito yung moon energy. For some of you, mga bagong cycle nga yung sinasabi natin, mga kapiksi, no? Parang matatapos yung isang cycle ng buhay nyo and mag-start kayo ng panibagong cycle. Kaya nga sabi dito, guys, a new start is coming, okay? So, mga bagong simula talaga ito, guys. Parang bibigyan kayo ng chance ni Universe na makabawi. Okay, sige. Tapusin na natin tong cycle na to. I-welcome mo itong panibagong cycle na to. So, dito ka mag-focus ngayon. Gawin mo. Parang binibigyan ka ng chance ni Universe nga, no? Na makabawi naman. So, gawin mo na ang lahat ng magagawa mo, guys. Para ayusin mo yung buhay mo. Hindi lang sa gawa, hindi lang sa dasal, kundi pati sa positibong mental diet, mga kapiksi. Hindi nyo alam, guys, sobrang laki ng nagagawa ng pagkakaroon ng positibong mental diet. So, kung dati, puro ka malasan ka, puro ka negahan ka, baguhin mo na yon. So, sayang naman, guys, yung chance na binibigay sa'yo ng universe. So, baguhin mo na yung mindset mo para hindi ka na maghirap. Mga kapiksi. Okay, nakikita kasi natin dito yung kasipagan nyo, guys, no? Masipag kayo, pero nai-stuck kayo sa buhay, mga kapiksi, with this hangman energy. Ibig sabihin, stagnant, guys, no? Kapag stagnant, parang tubig kanal, stagnant, hindi dumadalo yung tubig, walang flow, di ba? Walang current. Ganun yung ibig sabihin ng stagnant. So, kahit na masipag kayo, guys, pero ang mindset nyo naman is nega. Wala talaga kayong may kitang movement, guys. Okay? Wala talaga. Kaya, importante yung positibong mental diet para magkaroon ng movement sa buhay nyo, mga kapiksi. Kasi, sayang yung effort nyo, guys, sa 3D, sa physical reality. Kung kikilos kayo, yes, guys, no? Wag nyong, ano ha, baka nami-misinterpret nyo ako. Sabi ni kapiksi, mental diet lang daw. Hindi ko sinabing mental diet lang, no? Sabi ko, sabayan ng mental diet yung pagiging masipag. Kasi kahit na masipag kayo, pero kung ang mindset nyo ay nega, wala kayong mararating, okay? Wala kayong makikitang resulta.
sinasayang nyo yung effort nyo, mga kapiksi. Okay? And so, sabayan ng sipag at syaga, guys, and positibong mental diet. Yung iba sa inyo, guys, makakatanggap kayo ng good karma. May mga good news din, actually, no, na dadating sa inyo. Itong mga good news na to, pwedeng ito yung maging, ano nyo, susi para hindi na mas stagnant yung buhay nyo. Parang ito yung magbibigay sa inyo ng pag-asa, itong good news na to, mga kapiksi. Ito yung mga good news sa kaperahan, guys, no? Parang bibigyan kayo ng good news, may matatanggap kayong good news sa kaperahan, mga kapiksi, para unti-unting gumalaw yung buhay nyo, unti-unting umasenso, mga kapiksi, at saka at the same time, pwede din kayong makatanggap ng good karma, at saka maraming tao na parang sa paligid mo na nagiging instrumento. Parang sila yung nagiging daan, nagiging tulay, hindi mo nare-realize, natutulungan ka pala nila, nagkakaroon pala sila ng ambag sa buhay mo, ganyan. So, make sure na parang magiliw, no? Magiliw yung ibang tao sa'yo. Ibig sabihin, yung tulong na kailangan mo, magaan na dumadating sa'yo, kapiksi. Okay? So, what else, guys? Tingnan pa natin. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko pagod, tired. Kasi nga, wala kayong nakikitang resulta kahit kayo kilos ng kilos. So, sabayan nyo, guys, ng pagme-meditate and positibong mental diet. Meron dito yung presence ng fire sign Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth signs Capricorn, Taurus, Virgo. So, nakikita natin dito na unti-unti na nagmamature yung isip nyo, at saka unti-unti na rin kayo. Yung parang nagkakaroon kayo ng inner strength, mga kapiksino. Parang may boses na bumubulong sa sarili mo. Uy, kapiksi, ano ka ba? Tigilan mo na yung kamumukmuk mo. Parang ganun. Parang may naririnig kayong boses sa sarili nyo. Inner voice na nagbibigay sa inyo ng inner strength. Okay? Parang sinasabi sa inyo na, uy, tigilan mo na yung kamumukmuk. Walang mangyayari sa buhay mo. Pagmukmuk ka ng mukmuk. Kumilos ka. Ayun, maging positibo ka. Magpasalamat ka sa lahat ng mga blessings mo. Kilos-kilos, ganyan. Positibong mental diet. Parang ganun, no? Imagine niyo ako. imagine niyo na lang, guys, ako yung inner voice na yon na nagsasabi sa inyo na, hoy, kapiksi, maging positive ka, kumilos ka, magdasal ka, mababago mo yung buhay mo. Okay? And ganun naman talaga, guys, no? Talagang, sometimes kailangan lang natin ng konting push, konting motivation. And naiintindihan ko, guys, no, kaya nga tayo nanonood ng mga tarot readings kasi may mga problema tayo, naghahanap tayo ng mga sagot, 'di ba? Comment down below if naintindihan niyo. Kaya tayo nanonood ng tarot readings kasi naguguluhan tayo sa buhay natin. Gusto natin ng gabay, hindi natin alam kung ano mangyayari, 'di ba? Kaya sinasabihan natin kayo ng mga blocks niyo, yung mga negative and yung mga positive na pwedeng mangyari sa inyo. So, yung mga negative, kailangan nyo i-overcome siya. And then, yung mga positive, yun yung i-highlight nyo sa buhay nyo. Okay? So, i-mind nyo to, guys. Mind new beginnings, yung sinabi ko sa inyo kanina. Mind new beginnings, bagong simula, bagong journey. Inner strength, inner voice, yan. Yan yung mga i-mind nyo sa comment section, guys. And pakinggan nyo itong mga pampaswerte subliminals natin, guys, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.